So, good morning guys. Meron tayong bagong amplifier. 802. Ayan, AB802. First time kong makapag-ayos ng 802 ngayon. Pero yung laman niya, halos parehas ng 502. Mas lamang lang yung capacitor malaki at saka medyo mataas yung transformer. At malaki yung simento. So, siyempre bago natin i-troubleshoot, yung mga baguhan pa lang sa aking YouTube channel, ang Jamtek. Siyempre, huwag kalimutang i-share at i-like at kalabitin ang bell button para lagi kayong updated sa aking mga uploads. So, ito troubleshoot natin to kasi yung relay, yung speaker protector, hindi siya nag-release. So, alamin natin kung anong trouble. So, test natin yung speaker out, yung mga baguhan. Pagka hindi nag-release yung speaker out, sa tagal ko sa pag-repair, may DC output yan sa speaker. Kaya hindi siya nag-release. Kaya mas maganda yung may speaker protector tayo. So susukatin natin kung may DC out nga, yung left and right. So sa experience ko, mas madalas dyan, isang channel lang yung may problema. So isaksak na natin, ano? So ito na. So isasaksak natin, ano? Basta palatandaan sa pagre-repair. Tingnan muna natin yung fuse. Yung fuse na dalawa. Yung supply dito, yan o. Ayan. Kung titingnan nyo yung fuse, ito muna yung titingnan nyo. Ito, yan. Yung dalawang yan. Dapat hindi siya sabog. Ayan. Pag nag-open yan, huwag nyo nang piliting isaksak. Kasi shortage yung OPT. Ito yung mga OPT, ha. Ayan. 5198 and 1941. So, pag buo naman yung fuse, pwede natin isaksak. Okay, so isaksak natin. And mag-DC out po tayo. So, pakinggan nyo muna yung relay kung mag-release. Saksak natin. Ay, no, isaksak na natin yung panginang para dire-diretso tayo. Okay. So, power on. Dito mga camera. Ayan. Umilaw na siya. Pero walang relay. Walang relay na nag-on. Ayan, nag-on yung isa. Okay. So, ito yung analog natin. Naka times 50 tayo. Ayan, times 50. Ayan, yung pointer niya. Yung selector switch. DC ha, DC. Analog. Okay. So, ikakabit natin sa ground yung isang tester kahit dito sa terminal, speaker terminal o kahit dito sa input sa RCA. Susukatin natin yung yan sa may resistor. Yan o. Okay. Itong digital gagamitin natin. Naka-DC tayo ha. Ayan o, DC. So yung pagsukat niyan, yung black, yung negative test probe dito sa ground, sa body. And check natin yung ano. Meron siyang DC. Ayan. Almost 36 to 40 volts. So, ibig sabihin yan, may trouble yung kanyang differential. So, sa experience ko po, madalas masira dyan yung 33K. So, saan matatagpuan ang 33K? I-off na natin. Ayan. Meron tatlong 33K dyan. Ayan o. Isa. Dalawa. Ayan. Okay, saan yung isa? 1, 2, ito. Ayan, 33K yan. So, dito lang muna kayo mag-concentrate sa 33K. Ayan, 1, 2, 3. So, babaklasin na natin kasi meron siyang DC. Pakita ko sa inyo. Tinanggal ko na yung mga screw niyan para makabuelo tayo sa pag-demo. Ayan o.
33k. Yan pa, 33k pa yan at ito pa. Kabilaan yan. So, kung saan lang yung may DC, kung dito lang yung nag-DC, dito ka lang mag-concentrate sa kabila kasi left and right yan. Yan ang input, capacitor. Ibig sabihin, ito yung right channel and ito naman yung left channel. Kung saan mo nasukat yung DC, dito ka lang mag-concentrate. Huwag mo nang pakialaman yung walang DC out. Ayan, dito. Dito tayo. Okay, so tanggalin natin. Hanap tayo ng pampalit. So, tatanggalin natin yan. Kahit sa tester, makikita natin yan kung sira yung 33K. Ayan. Range tayo sa 1K. Ayan. 1K or 1,000 ohms. At ito yung terminal ng 33K. So, dapat papalo siya hanggang 33. Enable tayo pa. Yung isa. So, may bull tayo pa yung capacitor niya. So, kung titingnan mo, itong 33K sa kabilang channel, ayan o, hindi siya pumapalo. Okay? Hindi ito sa kabilang channel, meron yan. Ayan, kung mapapansin nyo. So, zero adjust muna tayo. Okay. 33K. Ayan o. Meron siyang almost 'yan. Pero itong isa wala 33K, walang response. Tingnan mo sa tester. Ayan o, focus mo sa tester. Yung isang 33K, ayan o, open. So, ibig sabihin hindi talaga yan andar. Tanggalin natin yung 33K para makita nyo yung yung kabilang siya. Ayan o. Tanggalin natin. So ang 33K may color na tatlong orange ang multiplier. So kung marunong kayo sa color coding, sulat nyo muna yung 3 at ang multiplier is orange, is ibig sabihin tatlong zero, kaya 33K or 33,000 ohms. Kung i-convert mo sa kilo ohms, 33 kilo ohms. So test natin sa actual. Nakaset tayo sa 1 kilo ohms and ayan o, tingnan mo sa tester o, kung pumapalo. Open po. Ayan o. Hindi siya pumapalo. Walang response. Open na open. So, hanap tayo ng pampalit. Hiram tayo dito sa board. So, ayan. Mayroon siyang 33K. Halos parehas siya. Type auto to. Kasi, type auto. So, kunin natin to. 33K. Ayan o. 33K. Orange. So, huwag kayo matakot tanggalin kasi nakalagay naman, naka-indicate naman yan sa board yung number. Mayroon siyang nakalagay 33K. So, palitan na natin. Ayan, mayroon na. So, ibabalik na natin. Baka wala nang DC. Balik na natin yung speaker. Ayan, lagyan muna natin ng isang screw. Ano, hindi siya. Ito yung fan. Dikit natin. Susukatin uli natin kung meron pa. Power on. Pakinggan nyo yung relay.
tutunog yan. Yun. Tutunog na yan. Bukatin uli natin kung meron pa. Balik tayo sa times 10. Ayan. Ito tayo sa ground. Ito yung ground niya. Yung ground sa speaker. Dito tayo magtitest sa resistor. Itong apat na to, sa gitna niya, speaker output. Ayan, tingnan mo yung tester. Walang response. Oh. Zero OPT na. Oh. Malinis na. Ayan. So, lalagyan na natin ang speaker. Audio test natin. Lagyan lang natin ng RCA kahit hindi na tayo magpatugtog. Para hindi na tayo mag-copyright. Ayan o. Oh. Signal inject lang tayo. Kabilang channel, lipat natin yung speaker. Lipat natin yung speaker sa left channel. And audio test tayo. Ayan. Pwede rin natin patugtugin. Lagyan natin ang Bluetooth. Hiramin natin yung tugtog ni DJ Ruel. Ito yung gamit kong Bluetooth. Oh. Maliit na yan. Meron siyang DC. 12 volts. Saksak natin. Mag-on tayo ng Bluetooth. DJ Ruel lang yung tugtog ko dito. Kay Idol DJ Ruel, non-stop basagan ang speaker. Yan, lipat natin sa kabila para sigurado kung meron. Yan, volume. Na, no copyright, hiram lang tayo ng tugtog kay DJ Ruel. Ayan. Yung mga remix ni DJ Ruel, magaganda. So, power off. Ayan. Tanggal. So, ganun kadali yung trouble ng mga 5-auto, 6-auto, at saka 8-auto. So, yung mga nagdi-DC output, kung wala sa transistor na maliliit, yung 5551-5401, ito yung pangalawang hanapin nyo, 33K. Ayan, 100% talaga yan, madalas masira kasi nagkakaroon siya ng DC output. Okay, so ganun kabilis. Okay, so tapos na mga ka-Jamtek, ha? So tandaan nyo lang, kapag hindi sabog yung fuse, pwede nyo isaksak at sukatin nyo yung speaker output. Punta kayo sa voltmeter, 50 volts DC ang range. Ilagay nyo yung test probe sa negative, sa black, at yung positive dito sa speaker output. Okay? So, kapag nag-DC, hanapin nyo dito sa differential. So, kung tinatamad kayo mag-troubleshoot ng transistor, sukatin nyo muna yung 33K. So, yun lang. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik ng aking YouTube channel, ang Jamtek. At huwag kalimutang mag-subscribe. At syempre, kalabitin ang bell button para lang ito updated sa aking mga uploads. Advance Happy New Year! Bye-bye!